Hey guys, it's Yam again. Welcome back to my YouTube channel. So, last December 2, 2022 guys, ay nag-post ang Office of the Press Secretary and DOH na i-replace na nila ang e-arrival to eTravel. So, sa lahat po ito ng mga non-OFW and OFW na uuwi po ng Pilipinas, ay kailangan po mag-register sa eTravel. So, tuturuan ko kayo guys na mag-register at mag-create ng barcode. Anyway guys, pwede po ito sa desktop or sa mismong phone natin. Pwede naman po siya. So, just type eTravel.gov.ph para mag-direct sa kanilang mismong website. Okay? Now, andito na tayo sa kanilang website and then may dalawang option dyan. Ang Philippine passport holder and foreign passport holder. So, required din po yung mga foreign national. If pupunta sila sa Pilipinas, ay kailangan din po nilang mag-register dito. So, since Pilipino tayo, i-click lang natin ang Philippine passport holder. Okay. Tatype ko lang guys yung active email address ko. Then, after nyan, re-enter the active email address. Then, press continue. Then, assuming na nabasa na natin lahat ng mga declaration na nandyan, just click yes, I agree. Then, continue. Para mag-direct na tayo sa step. So, as you can see, merong limang step para makakreate ng barcode. So, first step is personal profile. So, fill upan lang natin yung mga information na nandyan. So, hinihingi lang dyan yung mga personal information ninyo. Then, after nyan is yung address information. So, sa address information ay lalagay lang po natin yung address natin dito sa Pilipinas. And for foreign national na pupunta sa Pilipinas, i-indicate natin yung address na pupuntahan natin dito sa Pilipinas. So, fill upan ko lang siya guys, then mag-proceed na tayo sa next step. Since no need naman na malaman pa yung information na nandito dahil individual information naman yan. So, ang hinihingi dyan yung municipality, barangay. So, exact address lang. And then, nandito na tayo sa step 3, travel detail. So, as you can see, meron pang mga date dyan na hindi pa siya pwedeng maklik. Unclickable pa dahil siguro ang duration nito is 3 days before ng flight mo, pwede ka na mag-register. So, I suggest 3 days before ng flight, tsaka ka mag-register dito. Para maklik mo na yung specific date na nakalagay. So, country of origin, lagay nyo lang yun kung nasaan kayo ngayon. So, kung saan country. So, example, Oman. And then, overseas Filipino workers, yes. Kung hindi naman, i-click nyo yung no, of course. Then, land-based ba or sea-based? Land-based tayo. And then, yung purpose ng pag-travel mo sa Philippines, type natin, actually may option siya dito. Pili lang tayo. So, andito sa vacation. Then, yung vessel number or yung flight number. Piliin ko lang po, ha? So, Philippine Airline tayo. Okay, anyway, ito, hindi naman na siya, ano, for individual naman to. Sagutan ko lang siya, then proceed na tayo sa next, ha? Okay, okay na guys, nasagutan ko na siya, then click lang natin yung next. And then, didiretso na tayo sa step 4, so ito yung health declaration. So, hinihingi dito yung ating first dose, second dose, ang ating vaccination details. So, fill upan ko lang siya. First dose and second dose to guys. So, hinihingi ang date, yung anong vaccine ang ating tinake. Okay, input ko lang yung sa akin, yung information ko, then proceed tayo sa next. Okay, name of vaccine is Sinovac.
or CoronaVac ata. Check natin sa option. Ayun, CoronaVac nga. CoronaVac, choose ko lang siya. Then, after nun, vaccinated for second dose, yes. Then, lalagay natin yung date ng second dose natin. Pasensya na medyo naglolo ko yung laptop ko. Hindi siya mataas. Okay, ayan. Choose na natin ang date ng second dose. 2021, July 31. Then, Sinovac. Sinovac ang second dose ko. Okay, then, my question dito sa baba, countries work, visited, and transited in the last 30 days. Philippines? Ay, hindi na. Option na lang naman to, guys. Wag na to. Or kung meron kayong pinuntahan last 30 days, pwede nyo po siya i-indicate dyan. Then, sagutan lang natin yung history of exposure. Kung na-expose ba kayo sa mga may COVID-19 cases in the last 14 days. So, no. Then, click next. Then, ayan, as you can see, check lang po natin yung mga information na sinagutan natin. Double check natin before submit. So, okay na. Ganun lang siya kasimple. Pag submit, ay nakalagay na, congratulations. So, after nyan, guys, mag-generate na agad ng mismong barcode. So, ito lang po ang ating ipapakita sa airport. So, pwede natin siya ma-download. Just click the download QR code as an image. So, magdadirekta na sa po. So, ayun lang guys. I hope na may natutunan kayo sa lahat po ng mga non-OFW and OFW dyan na hindi pa po naka-register, mag-register na po. See ya! Bye!